sinasabi ni ng mga taga QJC na may mga civilian daw na nag-donate ng pera para magkakaroon ng bounty o reward. Si Pastor ang yung pag-aresto kay Pastor Kibuloy. May we know if you are private to this? Alam mo ba ito, sir? Magandang hapon po, Mr. Chairman, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Padilla, Robin Hood Padilla. Ang pagkakaintindi ko po ay itong ang yung pare na reward na 10 milyon ay wala po sa DILG. At ito po ay nabanggit lang po ng aking mahal na secretary na ito po ay nasa mga private citizens. At siguro sa tamang panahon po ay maaaring malalaman natin ito at i-clear ko pa sa kanya kung nasa ano talaga ito. Ang alam ko po nasa private citizens ito. Thank you, sir. Thank you. Yan ang sinasabi ni Abalos na nasa private citizen ang nag-donate. SILG, Abalos, next hearing para malaman natin yung kung saan galing yung 10 million na yan. Opo. Mahal na Pangulo, pwede po bang talungin natin yung DOJ patungkol dito sa lumalabas na parang reward? Sir, pwede po kayo matanong? DOJ? DOJ, you have the floor. Good afternoon, Mr. Chair, Your Honors. Opo, para lang po ito sa kaalaman po ng ating, ng taong bayan. Opo. Yung po bang mga reward na yan, pwede po ba yan sa taong hindi pa napapatunayan na nagkasala? Pwede po ba yan? First, Your Honors, for the DOJ, number one, I would like first to reiterate the DOJ's full support in the Senate inquiry in the aid of legislation as so far as this hearing is concerned. And we manifest our cooperation also in the hearings and the future hearings that this committee will call for. Insofar as the issue of reward, Your Honor, I believe the BNP is in the best position to answer that issue because Masagutin it is the policy to provide for rewards if their policy allows the same, Your Honor. Because for the DOJ, Your Honor, we don't espouse for the reward for fugitives. Maybe attorney, what Senator Robin Hood Padilla is trying to get an opinion from you is it legal? Legal kaya ito, itong ganito, maglagay ka ng bounty sa isang tao na wanted pa lang, hindi pa kumpiktado? Yan yung sigurong punto na gusto niyang tanong. Is it legal? For the DOJ, Your Honor, since that is not covered by the request submitted by this Honorable Committee to the Office, I would render opinion in my personal capacity as a lawyer and not of the Department of Justice. So far, Your Honor, insofar as reward is concerned, I am not familiar with any law or policy that requires a reward insofar as fugitives are concerned. Maybe, as I've said earlier, the PNP has a policy of allowing rewards for fugitives from justice, Your Honor. Pangulo, ibig pong sabihin, yes. Pwede po bang sundan po ito ng human rights? Sir, attorney, paano po yan? Yung pong bounty para sa taong hindi pa napapatunayan ng hukuman na nagkasala, ito po ba ay legal? Opo, ito po ba ay hindi sumasalungat sa human rights ng isang tao? Yeah, you have the floor, Chairman. Maraming salamat po. Sa akin pong pagkakaalam, wala rin pong international standards tungkol na naamod po it din ito kay Bangam. Tungkol doon sa kanya pong katanungan tungkol human sa rights, human rights. Sa inyo pong palagay, opo, sa inyo pong palagay, bilang kayo po ang tumatayo sa human rights, katulad po noon, ano, ang linaw po ng ating konstitusyon, kasi nasabi po niya, ano, Bill of Rights natin, ang due process, sa tingin niyo po ba kapag ka naglabas tayo ng bounty, nawawala po ba yung due process? Kasi halimbawa, kahit sino po ba, halimbawa, makita mo dyan yung wanted na tao, alam mong merong 10 milyon piso, ano man ang nangyari dyan?
sabihin, hinuli mo, o pumalag, o ano nangyari, paano po yon? Ano ang katayuan po ng human rights yan? Well, estratehiya po yan siguro ng law enforcement, yung pagtatalaga ng bounty. Pero wala naman po ako nakikita ang paglabag sa karapatan dito sapagkat kung ang isang tao ay lumabag at kailangan ipasailalim sa hukuman, kailangan mo siyang arestuhin. Upang maging epektibo, ginagawa ho ng ating law enforcement yung ganitong pamamaraan upang ma-aresto yung tao at maisalang sa proseso ng ustisya. Sasabi niyo po ba, attorney, na hindi naman nagkukulang ang konstitusyon natin sa usapin nito? Kasi ang konstitusyon natin, sinasabi, kailangan may due process. Kapag kasinabi natin due process, dumaan sa hukuman. Dumaan sa paglilitis. Eh, ito po, wala pa pong naglilitis. Ito po ay usapin lamang na hinihingi natin na magkaroon pa lang ng paglilitis. Wala pa pong napapatunayan na merong may kasalanan. Opo. Ano lang po, honest opinion lang po, attorney. Sa katunayan po, yung pong proseso ng pag-aresto ng isang nasasakdal sa hukuman, isang parte ho ng due process po yan upang siya'y tumugon doon sa inaakusa sa kanya. Sapagkat kung wala ho yun, hindi siya haharap sa husgado, hindi ho gugulong yung hustisya. At ito ho yung ginagarantiya ng ating saligang batas upang magkaroon ng due process ang isang taong naakusahan ng krimen. Oh, napakaganda po. Paano po kaya yung sinasabi ni Attorney Turion kanina? Yung pong isang dalawang opsyon ng isang taong may warrant of arrest. Yung una po ay pwede siyang sumurender. Pangalawa, kailangan niya talagang patunayan na wala siyang kasalanan, kailangan meron po talagang probable cause. Ano po bang palagay niyo po doon? Yung pong binanggit ho ni Attorney Turion na ito ho yung mga remedyo na available ho sa isang mga sa isang tao. Remedyo ho ito sa batas. Sa hindi po ito due process. Hindi po ito due parte process. Parte ho ng due process pa rin, actually pa rin. Yung mga remedies na available to the accused. So kasama ho dyan yung pag-post ng bail, pag-surrender at pag-post ng bail. At isa hong sa mga remedyong yan, yung binanggit niya, to question the validity of the warrant na ginawa na ho ng mga ilang mga naging akusado ng mga nakaraang panahon. Okay. Maraming salamat po, Attorney. Attorney Turion, Chairman. Yes. Attorney Turion. Ang sa amin lang po, kung hindi po ako nagkakamali, ilang interviews na pong nangyari dito. Yung pagdetermina po ng most wanted person, covered din yun ng NAPOLCO Memorandum Circular. Nasabi ko na yan, NAPOLCO Memorandum Circular number 2019-063 as amended by NAPOLCO Human Rights na Lawyer 22-028. May mga parameters po under the 2022 parameters po. Kailangan na i-consider ng Committee on Wanted Persons. By Committee on Wanted Persons po, hindi po isang tao lang ang magdetermina na itong tao na ito ay most wanted person or top 10 most wanted person. Sa kanila mismong memorandum circular, may mga parameters. Number one, gravity of the crime committed, whether or not the crime is heinous, whether or not the crime is sensational, there are at least two victims. Second, notoriety of the accused. Hindi rin mag-fall dito si Pastor Apollo Sikibuloy kasi one of the requirements is that the accused is a habitual delinquent or recidivist. Eh, first kaso naman ito, first warrant naman ito ni Pastor Apollo Sikibuloy. How can he be considered as a habitual delinquent? Third, the position of the accused in the crime organization or syndicate. Si Pastor po ay pastor. Hindi po siya nag-lead ng sindikato or crime organization. Fourth, his crime group scope of operation and impact to security, peace and order in the area. Ang ganda po ng impact po ni Pastor Apollo Sikibuloy sa society. May Children's Joy Foundation. He has been awarded many awards by different awarding bodies. So, dito po sa Memorandum Circular number 22-038 ng
na Pulco mismo hindi siya mag-comply na ma-consider kasi nga hindi wala doon sa parameters. And then in addition, yung pag-announce kasi ni Secretary Abalos na tumanggap daw siya ng pera from private persons, halos po ako mahulog sa bangko. Kaya nga, kasi private, if you no. Read Republic Act 6713, Section 7D, klaro po, sak-sak na swak. Para hindi po ako magkamali, basahin ko na po. No? Ang sabi po dito, solicitation or acceptance of gifts. Public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value. Anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Question, legal question. Can the DILG secretary do that? Of course not. Why? Because he is a public official and he is not supposed to solicit or accept anything of monetary value. Yung pera, monetary value po yun. From any person in the course of their official duty. What is his duty? He has supervision over the PNP. Can the PNP secretary now accept money? E paano kung ang pera na yan galing sa sindikato? O yung pera na yan galing sa isang tao na gusto siya tulungan para mag-isang senador at saka meron itong tao na ito, mga transaksyon sa DILG, mga kontrata for instance. And that is the reason why Republic Act 6713 is very strict on the matter. There are even Supreme Court decisions which mandate public officials to remember always that public office is a public trust. Even if you trust a certain person, ito daw MC, iwan ko lang kung sino yung MC na yan, na allegedly nagbigay daw kung sino yan siya. Eh, baka naman, baka itong tao na ito, very controversial. Baka naman ito, may mga past, questionable acts. Eh, ang ginawang, dahil sa ginawa na ito, naging parang shoot to kill na. Invitation to everyone to kill my client, and that is a gross violation of the law. Kung tingnan mo yung pinakalatest nila na mga most wanted person, number one po si Sahiron. Convicted siya for various terroristic acts, kidnapping, murder, etc. Convicted na po, 7.5 million lang. Ano bang nandun kay Pastor Apollo Sikibuloy at hinigitan pa, 10 million pa, from private persons pa. And that is why it is illegal on any views that you may ask from. Eh kaya nga wala silang answer dyan, sir, eh. Kasi talagang illegal po yan. I hope that in the next hearing, Secretary Abalos, sunog kayo kay attorney. Toryun, napakatalino. Kumsek, again, I'm reminding you to invite Secretary Abalos.